Magandang araw sa inyo mga boss. I-testing ko lang muna to kasi yung speedometer ko kasi mga boss, mga mga-otser, ayaw na po kasi gumagana. Kaya di ko alam kung paano to siya nasira. Kaya ngayon i-testing ko, takbuhin ko ng ilang metro to. Ayaw talaga gumana mga boss, mga mga-otser. Ayaw talaga pumalaw yung kuha niya, yung gauge niya. Gauge ng speedometer. Kasi gumagama na pa naman itong nakaraan. Nagtakala ko ngayong umaga eh. Ayun na yung gumana. Kasi napaka-importante kasi na meron tayong speedometer. Kasi ito kasi yung nagsusukat. Kung ilang kilometro na ba yung natakbo natin. At kung ilan na ba yung bilis natin sa pagpatakbo ng motor. Dito ko tinesting sa ilalim ng skyway mga boss, mga matsan. Ganda dito, hindi masyadong mainit. Ayaw talaga pumalo ng gauge nya. Ito anong gawin kong birit. Ayaw talaga. Hindi ko alam kung anong sira nito eh. Sana wag naman yung kwan dashboard yung sira. Hindi natin kayang ayusin yung dashboard dito, pero pag yung cable lang tsaka yung gearbox kaya natin ayusin yun, pero pag dito sa dashboard nahirap na. So may dalawang uri pala yung speedometer mga boss, ano? Mayroong digital tsaka mayroong at thermomatic blade type tulad nitong akin na speedometer. Ito yung uri na ako. Kapaikot nito is yung cable speedometer. Sa digital kasi is yung wire lang. Magnet yung nagpapagana dun. So, tignan natin. Ayun. Putol. Ito pala yung dahilan. Ito yung gearbox ito sa loob mga boss. Ano? Di ko alam, ngayon ko lang to nakita na naputol pala. Naputol pala yung speedo, kuha natin, speedo cable natin. Kaya pala ayaw na gumana yung kun. Sa dashboard. Tanggalin ko muna tong nut ng hihi. Para ma-check din natin yung gearbox nito. Pagtanggal nito, gamitan mo lang ng ring spanner. Depende kasi sa sukat. Ang sukat nitong akin kasi is number 19. Tapos, pokpokin lang yung ihi para lumabas dun sa kabila. Tapos sa bahila. Ayan. Hindi naman siya masyado mahirap. Tapos silahin natin ang paharap. Huwag patulak. Para mahugot natin siya. Dandahan lang, hindi naman kailangan biglaan. Tanggal yun. So yung mga parts pala mga mamatsir, no? Itabi nyo lang sa tama para mabilis maibalik. Pag okay na, palitan na ng pyesa. So yung kuhan ko pala, yung brake pad ko, sobrang nipis na pala ito. Palihitin na rin pala ito. Kailangan na rin siyang palitan. So, ito yung kwan, mga boss. Gearbox. Ito yung gearbox niya. So, ang kwan natin, ang gearbox natin is metal, hindi siya plastic. Kwan yun sa atin, iron yun sa atin. Yan, matibay yung atin. Kasi may iba kasing gearbox is, tawag nito, plastic siya. Kaya mabilis siyang maputol pag magkamali pagbalik. Ito sa atin good na good to kasi kwanto sa atin eh bakal yung atin. Masurati tayo kasi gearbox natin is bakal, hindi siya basta-basta masira. Kuha lang ito, kailangan lang ng grasa. Tapos kung wala ka namang grasa, lagyan mo ng konting oil.
So ito yung problema natin, itong cable ng speedometer. Ito yung bumigay. So bumili ako ng kasukat niya, Makoto brand speedometer. Speedo cable. Ito yung pamalit niya. Stuck pa rin yun to, mga boss. So ang pagkuhan nito, para mapalitan natin tong naputol na speedo cable, tatanggalin natin tong kuhan, yung mga cover niya. So natanggal ko na ito sa ilalim. So, ito, ito yung connection niya dito sa dashboard. Ito yun. Kailangan, pasensya na mga boss eh, no? Malikot yung camera. Pasensya na mga boss talaga. So ito, tanggalin natin to. Ang pagtanggal nito, para matanggal mo yung speedo cable ng motor mo, kailangan counterclockwise ang pagpihit para matanggal yung nut. Tapon na natin yan kasi wala na, naputol lang talaga siya. Hindi ko rin alam bakit naputol. Baka sobrang katagalan na siguro. Ito yung kuano, speedometer. Tapos tagos siya dito sa dashboard natin. Ito yun. Ito yung kanya, connection niya dito sa dashboard. Kaya ngayon papalitan natin to ng Makoto brand speedometer na cable. Mura lang to mga boss, sa kasa ko to binili. Buti nga lang nakabili ako kaagad ng ganito. Nabili ko kasi sa mura lang naman eh. Kala ko nasira yung speedometer dashboard eh. Sana magka nukuluho ko na sana. Walang pa pang pambili. So ngayon ilagay ko na. Ang pagbalik naman nito, basta tandaan mo lang yung thread naman eh. Thread lang yung tandaan mo. Ayan. Suksok mo lang sa dito sa ilalim. Tapos ang paghigpit naman nito is clockwise ang pihit. Ayan. Basta i-shoot mo lang sa thread ah. Pag medyo alanganin yung pag-ikot mo, kailangan ibalik mo sa dati, tanggalin mo, baka maalos thread naman yung thread niya. Kailangan sok na sok talaga sa thread. Ayan. So ayan, ito yung kuha niya. Ito yung sa naputol na cable. Tanggalin natin to. Tanggalin natin tong kuha na to, yung kadugtong niya. Yan ito, mayroong kuha dito. Screw. Gamitan natin screwdriver. Ito kasi yung stopper niya mga boss eh. Pag maglagay ka ng speedo cable, ito yung stopper niya. Kasi pag walang stopper yan, eh matanggal din yung cable, kaya may stopper talaga yan. Yan. Gutin ko muna. Ito yung natanggal mga boss ito. Yung dugtungan niya yung natanggal sa sobrang kalawang. Sobrang tanggal na rin siguro. Kaya bumigay na rin yung kanya, yung dugtungan niya napapuntang gearbox. Pero good na good pa naman. So before pala kayo magkuhan dito, magpalit kayo ng speedo cable, lagyan nyo lang ng kuhan oil or grasa, kahit manipis lang ng grasa. Kahit anong oil, basta malinis na oil, tuluan nyo na ng kaunti. So ito yung nasira, tapon na natin yan. Tapos so ituro ko sa inyo kung paano to na shoot. Kailangan makakuan ko rin sa inyo, makita ko rin sa inyo paano siya shoot dito sa may kuan eh. May butas din siya eh. May palatandaan naman siya. So ganito lang mga boss eh, no? Ganyan. Ganyan lang pag shot mga boss. Yan yung may palatandaan naman siya eh. Kasi pag habang umiikot yung gulong, umiikot na rin yung gearbox niya. Gearbox speedometer.
So hindi naman siya masyadong kahirap, may mahirap. Ang kwa lang dito yung piyesa lang, yung mga pambili ng piyesa. Lalo na ngayon, taghirap talaga ngayon. Kailangan talaga may pangtabi ka talaga sa pangpalit ng piyesa, kasi pag wala ka talagang naitabi, wala. So ayun, pinalitan ko na. Tapos nilagay ko na rin yung screw, higpitan ko. Basta tandaan mo lang yung palatandaan, i-shoot mo siya dun sa gearbox ng speedometer, tapos yung cable. Makita nyo naman na may palatandaan. Basta i-shoot mo lang yun, okay na yan. Tapos higpitan mo lang yung screw. Hindi na kakalas yan, kasi meron naman siyang stopper eh. Yung stopper yung bahala dyan kung makaputol ba siya ulit o hindi. Sa kalumaan na siguro yun kaya naputol. Ganun talaga. Kailangan talaga pag may nasira, kailangan palitan kagad para hindi siya lumala. Eh tulad nito, eh speedo cable ay nasira. Hindi ko lang alam kung sa mga susunod na araw or susunod na mga linggo or buwan, ano na naman kaya nasira nito. Kaya wag abang ako sa sira. Buti na lang yung nasira dito, hindi yung dashboard. Kung nagkataon yung dashboard yung nasira, nako, awit talaga. So ngayon, ibalik ko na itong gun, yung gulong sa harap. Madali na naman siyang ibalik, i-shoot mo lang dun naman siya sa brake pad, igitna mo lang siya. So ngayon, shoot natin siya dito sa gilid. Ayan, ganito. Eh kung di naman, basta mailapat mo lang siya dun sa pinaka kuhan niya, palatandaan niya. May palatandaan kasi yan, basta mailapat lang siya, aux na yan. Tulad nitong nasa peak, yan lang ang guide niya. Kailangan din kasi ma-discarte tayo sa paggawa. Kailangan maalam talaga tayo sa gawa ng motor natin, kasi kaysa ipupunta pa natin sa shop itong mga ganitong sira ng motor, mga basic na sira lang to. Mas madali lang itong matutunan kaysa ibang parts ng motor. Okay na. Naikabit na natin yung speedo cable, saka na-check na natin yung gearbox. So ngayon, itistig na naman natin siya kung papalo itong blade niya dito sa dashboard. Yan ang titignan natin, kung gagana na ba siya. Gagana lang kasi itong speedometer pag itakbo mo siya. Kung mapalo. Segunda. Yeah. Ayun, mapalo siya mga boss. Mga ma'am, lumagana yung gawa natin. Meron na tayong speedometer ulit. Nakikita na natin yung ilang kilometro yung natakbo natin, saka yung nakikita na rin yung bilis. Yung bilis natin sa pagmamaneho. Ako di naman ako mabilis magmaneho, sakto lang. So mga boss, kung nagustuhan mo itong ganitong video, sana mag-subscribe ka at i-hit mo yung notification bell para updated ka sa lahat mga videos na i-upload ko. Mga boss, mga ma'am, mga sir, mga amo, hanggang dito na lang. Abang-abang na lang kayo sa next vlog ko, next video. Pasensya na rin na matagal ako mag-upload. Paalam na.